Ano nga ba dapat itawag natin pagka LGBT? Kung baga yung mukhang babae pero nagbihis babae pero lalaki pala. Iwan, mahirap ipaliwanag pero yung tomboy or bakla, yan para madali na. So, sa tomboy saka bakla o LGBT. So, ayan, pasensya na po kung mali man yung pagkakasabi ko. Yan, bagong lahat, pumasok pala tayo. Ayan, maulan nga pala. Ayan, tuloy pa rin ang pasok kahit maulan, mga kabarbers. So, yun nga, kasama nga sa mga training yan. Siyempre, merong gagaya sa amin, mga barbers. May nagpapagupit na barbers, military, gupit pulis na babae. So, may ilang ka, anong itatawag mo sa kanya? Sir or ma'am? So, ano nga bang dapat itawag? Kayo, ano ba yung tinatawag nyo? Anong tinatawag nyo, mga kabarbers? Anong tinatawag nyo sa pagka may na-encounter kayong mga ganun? Yun na, diretso na yung mga bakla. Ganyan. May kapatid din naman akong bakla. So, ayun nga, ano nga itatawag nyo? Kung bading siya, pero lalaking lalaki yung dating niya, pero yung suot niya parang pababae, or baka man-discriminate nga siya, or baka syempre ma-offend pagka tinawag mo ng sir, pero yung suot niya parang babaeng babae ang dating. So ikaw, mapapaisip ka rin kung anong dapat mong itawag. So gaya nga nung naging issue dito nga kay sir, tinawag daw na sir pero babaeng babae naman yung itsura niya. So parang isa yan sa parang mahirap nga. So kasama sa mga training yan. So ang na-training namin yan, so ganito na lang ang pinaka-safe na sabihin. So, wag po nang tawagin ng sir or ma'am. So, parang ano na lang, good morning, good afternoon. So, wala ka nang babanggitin na pangalan o wala ka nang babanggitin na sir or ma'am. So, pinaka-safe sa kanya is, good morning po, ano pong ang gupit nyo? Ganun ang itatawag mo. Good morning po, ano pong ang service nyo? Para hindi sila ma-open. Para sa akin, or kasi mahirap talaga yung sitwasyon na yan, hirap i-handle kasi ano bang sasabihin mo, hindi mo naman alam, mamaya babae naman talaga siya, so nakagupit lang siya ng pang-pulis, kasi nga pulis siya, babaeng babae siya pero ang gupit niya pang lalaki. So may ilang ka, ano itatawag mo, sir or ma'am? Marami ako na-encounter na ganun. So ang pinaka-safe talaga dyan, ang sasabihin mo is good morning po, ano po ang service natin? Good morning po, ano po ang haircut nyo? So, wala ka nang babanggitin ng sir or ma'am. So, yun, para sa akin, yun yung pinaka-safe. Pero iwan ko lang, kayo ba mga kabarbers or kahit sa anong restaurant man or kahit anong mga services? So, ano ba ang tinatawag? Ano nga ba ang dapat talagang itawag sa mga ganong sitwasyon? So, mayroon na ma-encounter kayong talagang medyo maselan. Pero meron namang nakakaintindi naman na okay naman, wala namang problema sa kanila. So, ayun, yun lang ang pinaka-masasuggest ko. Huwag na kayo magbanggit ng sir or ma'am kung LGBT yung ma-encounter natin. So, ganun na lang. Good morning po, ano pong ang service nyo? Good morning po, ano pong haircut nyo? Good afternoon po, ano po ang service nyo? Good afternoon po, ganun na lang. Good morning, good afternoon. Hi, ganun na lang. Huwag na lang buwagbanggit ng sir or ma'am. So, ayun. Bye-bye. Ingat-ingat tayo. Maulan at may low pressure. May bagyo sana. Yata. At ingat-ingat tayo. God bless all. Love you all. Repo, customer is always right. Alam naman iba yung natin yung ito yung gusto niya. Bruno Hospital. Hospital kaya. Available at any branch of Bruno's Barbers. Bili na! Ano naman tayo eh. Orang mo, may mga pagulat ko. Hindi na siya tatlong perasan ko po. Ano, wala ka na.